At kung maglalaban kami yan isa maestro, interesting din dahil pwede kami mag trilingual battle yan, English, Tagalog, Bisaya. So kung mangyari man yun, panalong-panalo yung mga fans doon. Welcome back to Break It Down. Kamusta kayong lahat dyan? Sana okay lang kayo. Ngayon, isa na namang episode ng pagre-review natin ng mga rap battles. At ang napili kong panoorin ngayon ay yung isa sa mga classic na battles sa Flip Top, Zack Maestro versus MZY. Para ng paligoy-ligoy pa, simulan na natin to. Nag-usap sila off-cam, pumayag si Zack na mauna. Gusto niya ako mauna. Gusto niya mauna si Zack. Unang balat, pahinga natin! First four lines, freestyle yung iba pa to. Di ako nagre-rebat, pero unahan ko na to. Oh, magaling kang magbalik, kaya bilib ako sa'yo. Sobrang galing mo magbalik, pati ako na ibalik mo. Wow. Galing na, no? Kung freestyle man yun, o pre-med, magaling. Dahil si MZY, kilala siya sa pagre-rebat, so pagbabalik. Tapos si Zack Maestro, matagal siyang nawala. Ito yung first... kung tama ako yung first return niya after a while. Kaya magandang intro yun. Ako'y tumigil sa pagra-rap. Ang trabaho na may pang-sustento. Ginakontento sa aking talento kaya sa ibang aspeto kung nag-eksperimento. Pero mahabang siyang proseso. Para ako'y maging kumpleto, talagang aabuti ng siyam-siyam bago mag-100 konsyento. Galing ng wordplay niya dun sa siyam-siyam 99 bago mag 100%. Yung siyam-siyam na aabutin ka ng mahabang panahon bago mo maperpekto. Galing nun. Ito maestro, di ba takaw? Halimaw nasa damo. Nanahimik, nanaginip, pero ginising na may dumalaw. At ako'y nangakong ilalabas kung buong lakas ko balang araw. Yung tong Reagan, parang sano kakain to ng balang araw. Nagretiro nga daw, pagpakabait, pero ganun talaga pag malupit. At di na ako bumabatel, palagi pa rin binabanggit. Oh. Ari, kaya kung tinapat mo, di sapat. Mga ngailangang magpalit. Parang extra na damit dahil manunuot itong sakit. Isa na namang variation ng paggamit sa laro ng salitang manunuot. Nung nakarang episode, napansin nyo, ginamit ni Apex yun sa paraan ng stylist. Ito naman, manonood itong sakit. Inhaling tulad niya sa damit. Kinakalawang sa pagbalik, pero silba yung partida ko sa kanya. Ang ina, sa dalawang taon, di pa rin to makatabla. Dahil yung antas, pag ginumpara, J.R. Smith lang, kumbaga. Mukhang tangang nag-aakalang lamang siya, pero hindi pala. Reference nung NBA Finals, nung final seconds nung Game 1 nung Golden State tsaka Cleveland, nung hawak ni J.R. Smith yung bola, akala niya lamang sila, kaya akala niya kailangan ubusin yung oras imbis na itira niya o ibigay niya sa open na kakampi. Magaling na reference. Kahit magpa-overtime ka pa, kakatayin mo lang ka ba? Pagkatapos, ikakahon kita na parang gagamba. Oh, katana para magkasa, kasa hawlang aking dala. Gaya ng pag-upload ng Flip Top noon, ikay puputulin ko sa dalawa. Oh, para sa akin. Dati, kung mapapanood nyo yung lumang battles, no? Tulad ng battle namin ni Gap tsaka ni Zaito, may part 1 at part 2. So yun yung ibig sabihin niya dito, na puputulin sa dalawa. Tuloy natin. Gawin lang natin ng konti. Katana para magkasa sa hawlang aking dala. Gaya ng pag-upload ng Flip Top noon, ikay puputulin ko sa dalawa. Oh. Para sa akin, yung mahalaga, kung pangit o maganda,
yung bars ko, kahit palutuin, di ako mangangamba. Kahit yung pakuloy di matansya, ang giinitan magbaga. Tatadtalin sa paghanda, gagawin kang balbakwa. Taya lang, no? Napansin ko lang isa sa mga best crowds ng Flip Top talaga, yung Cebu tsaka Davao, no? Sobrang appreciative nila sa punchlines. Pinapakita talaga nila na natutuwa sila. Hindi sila nahihiya mag-react. Rap skills lang ating dala. Di ako nagre-research sa tagpaplano, Christian Paolo. Di talaga ako interesado sa pinaggagawa mo. Di ko kasi ang trabaho. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kasi mag-aksaya ng panahong amuyin yung baho ng ibang tao. Nakatago ang mga lihim. Nakatago ang mga lihim dyan sa utak mong kwaderno. Ayaw mong maibulgar sa mga tao ang iyong kwento. Pwes, yung bala kong chismoso at kong shotgun, usisero. Blaw, ngayon nagkatat na lahat ng iyong sikreto. Oh. At akala nyo ba hindi na ako inglesero? Akala nyo hindi na ako inglesero? Lucidus, Elf Die from the Tech 9, 3GS, your pussies. Parang hentai lang ng website. Diba? Lapin mo si Sherman, magiging ex-wife, it won't end right. Mapipilitan kayong mag-brake. Parang nag-test drive ka at nag-red light. Oh. Let me wrap. Kaya, lilitang dilaw si M. McDonald's French fries. Pero tawaging head ice kasi sa sorbang yelo nitong si MZ, napalibutan na ng egg whites. Oh. Sa araw na ikay maghari, magiging pari na si Mel Christ. Imaginary, parang sinabi mong si Nikki ay may sex life. So, death hype, let's fight. And since you're next in line for death's side, you're next inclined to get sliced. Ang gamit lang ay bread knife. Ngipin para sa ngipin, mabibitin kong pang 10 bites and it's a knife for a knife. Kaya binabagoy ko tong termite. An eye for an eye. Tapos nilaro niya sa anay for anay. Yung anay, babaeng baboy yun, di ba? Anay, babaeng baboy. So, ginamit niya yung laro dun sa binababoy. Tapos an eye for an eye. Galing. Cross dialect na wordplay yung ginawa niya dun. Nakakahanga yung mga ganun kasi karamihan ng mga gumagawa ng wordplays minsan cross language galing sa English papuntang Tagalog. Minsan hindi mo na malaman lalo kung hindi ka nanonood masyado ng mga English battles kung ninakaw ba. So kung halimbawa cross dialect mula Bisaya papuntang Tagalog, malalaman mo na original talaga kahit hindi mo na i-search. Tulad nung an eye for an eye, ang galing na. Ngipin para sa ngipin, mabibitin kong pang 10 bites and it's an eye for an eye, kaya binabagoy ko tong termite. Oh. Headshot, you get snipe. Once that M16's on M's side, di na aabot sa 4-5. Because 4-4, well that's just M's height. Yung 1-2, hindi pang check mic. Yung 1-2, why? Left, right? Isang uppercut will flip M na para kung the west side. Ako ay lulung pa rin daw sa meth fight. Same old typical comment. Nakahit-hit na daw porket advance yung lyrical content quest. Aaminin kong sadistic yung mga naisip kong concept kasi ginamit kong bato sa Infinity Gauntlet. Ang galing ng multis, sadistic yung content, tapos napunta sa Infinity Gauntlet. Rewind natin ng konti yun. Ang galing ng multis niya dun. Tapos na wordplay pa niya yung bato, sa mga bato sa Infinity Gauntlet. Lyrical content quest, aaminin kong sadistic yung mga naisip kong concept kasi ginamit kong bato sa Infinity Gauntlet. Kaya pa, sabihin na offset ang aking memory at halos, nag-choke, napapaos, at nawawala sa ayos, mas nagiging delikado pang ulyani na si Thanos to sa snap pag may nakalimutan. Pero ikay pulbos na pagkatapos.
Isaac Maestro. Ang galing, no? Round 1 pa lang, pinakita na niya agad yung prowess niya pagdating sa wordplay, sa multis. Alam naman ng lahat, isa si Isaac Maestro sa pinakamagaling mag-multi. Yung lyrical content, sadistic ang concept, infinity gauntlet. Galing na, no? So, pakinggan naman natin yung round 1 ni MZY. Naibalik ko, maestro nyo. Pero sa sobra kong galing magbalik, kaya kong baliktarin ang mundo mo. Sige, gamitin mo pa yung balang araw, pero hindi mo ako mabubutasan. Paano mo ako matatakasan kung kumakain ako na kinabukasan? And motherfucking, you're talking about 4-4? That's M's height? You motherfucking pussy, I'm 5-5. Magaling kay MZY, no? Pag nagre-battle siya, yung confidence level niya sobrang taas. So, minsan may isip mo, teka, written ba yun? Parte ba nung written verse niya yun? O on the spot yun? Dahil nakita niyo naman kung paano niya dineliver. Todo yung conviction. Tapos yung sinabi na 4-4 yung height niya, nirebat niya na, hindi, 5-5 ako. Tuloy natin. Gay, sa kamusta na? Sulat mo, kabisado mo na ba? Mukhang kinakalawang ka na, kaya pala tong match-up inabot ng siyam-siyam bago maikasa. Ako ang pinakamalimong desisyon ngayong taon. Saktong may war on drugs ngayon at kay Digong ka naghamon. Huling best performance. Parang yung siyam-siyam na ano, coincidence na ginamit ni Sak sa verse niya. Tapos, meron ding siyam-siyam na ginamit si MZY. Kumbaga, kung nagkapalit man yung sequence nila kung nauna si MZY, pwedeng maisip ng ibang casual viewers na hindi battle rapper na, uy, rebattle yun ah. Pero tingin ko part ng written verse niya na nagkataon lang na parehas nilang nagamit. Tuloy natin. Ako ang pinakamalimong desisyon ngayong taon. Saktong may war on drugs ngayon at kay Digong ka naghamon. Huling best performance mo, nalipasan na ng panahon. Oo, literal. Tinalo ka nung Pampangas best kasi hindi ka mabenta pag walang halong kemikal. Si Isaac Maestro, laging tira sa kanya yung nagsasyabu, chemical, dahil alam ko dati parang nagkaroon siya ng problema dito, pero ngayon nakabangon na siya, kaya ito yung laging ginagamit na reference sa kanya. Tapos yung ginamit naman ni MZY dito, hinalin tulad niya dun sa Pampangas best, which is si Sino. Alam niyo naman yung Tosino, may halong chemicals yun. So ang ganda ng pagka wordplay ni MZY dun. Nalipasan na ng panahon. Oo, literal. Tinalo ka nung Pampangas best kasi hindi ka mabenta pag walang halong kemikal. Kung pagpatay ang iyong hanap buhay, pues ito ay mas brutal. Patay ka ngayon sa pagbabalik mo sa iyong hometown, Pablo Escobar! Noon? Alam na lahat na dun, hindi naman lahat. Kung nang nakakilala kay Pablo Escobar, na dun siya napatay sa sarili niyong hometown. Matagal siyang tinutugis ng mga otoridad. Noon, ikaw ang masterpiece ng puzzle. Maraming dumidikit sa'yo. Ngayon, iiwanan kitang pira-piraso. Total, marami namang humihingi sa'yo. Eh ano kung nagbabalik na to? Nagbabalik ako! Kung naka-comeback na yung Jordan mo, nakahanda na itong magkabilang 45 na to! You will see him dye hair? Oh my God! Dye hair? Tapos ay sa si Craig, ha? Galing, ano yun? Wordplay? Galing pa sa guro? Mistaken identity sa tokang, mamamatay ka sa maling turo!
malupit. Ano bang malupit sa estilo niyan? Paano to naging veteran? Eh, mas marami pang better dyan. Victory mo sa akin ay tagilid. Patunay lang na ako ay greater than. Nung sinabi kong GL sa battle, walang ibang meaning yon. Graveyard lang. Mga fans mo, maglilipatan sa isang iglap. Hashtag Lakers fan! Pero may isang bagay na hindi nyo alam. Para sa inyong hinalal, ang makalaban ako'y considered na haram. Siya daw, ako ang Terminator, ng originator daw. Pero estilo mo, hiram, bawat bira, mapapahawak sa kamay na parang CD to, but... Oh, labas ako dyan. Labas ako dyan. Ginamit niya ng wordplay sa halal tsaka sa haram. Yung halal sa mga Muslim, kung ikukumpara yun yung parang, kumbaga sa mga Jews, yun yung kosher, yun yung dapat or tamang kinukonsume o ginagawa. Yung haram naman yun yung masama. Ang galing ng reference niya dun. Dito natin ng konti. Daw, pero estilo mo, hiram, bawat bira, mapapahawak sa kamay na parang CD to, but... Oh, labas ako dyan. Labas ako dyan. Pati pagka-presidente ni Duterte, ikaw ang nag-predict. Ganyan talaga ang mga adi. Advance mag-isip. Isa sa mga claim ni Sac Maestro yun, no, na nung hindi pa presidente si Duterte, siya yung nag-predict. Kaya ito, ginamit ni MZ laban sa kanya. Galing ng joke na yun, advance mag-isip. Garantado ka ba? Pag-Duterte ka pa? Pag nasa Manila ka, alam ba ng presidente na kahit sa loob ng bahay niya nagsasabu ka? Ano? Atik na naman! Alam mo, magaling ka sa ayoko isipin banu ka. Kaya bago ko baguhin yung angles ko, magbago ka muna! Ang matalo sa sak na preparado, ayos lang! Hindi ako nagpapanggap gago. Pero kung mag-freestyle ka lang dito, kalimutan mo nang nagkaharap tayo. Round 1. Medyo dikit yung round 1 nila para sa akin. Although ang pinaka lumutang na punchline sa akin sa round 1 nilang dalawa yung siyam-siyam bago mag-100 ni Sac Maestro. So tingin ko pwede siyang tabla yung round 1, pero kung sa ano ng punchlines, siguro mas may tumatak na punchline si Sac Maestro. Siguro i-edge ko yung round 1 kay Sac Maestro. Pero di pa natin alam, panoorin muna natin yung ibang mga rounds. Depende pa rin yan. Okay. Sinabi ko noon kay Flick G, aking writing major parang painter. Pasok si Sac sa anumang canvas kahit pa. Kaya huwag mo ko ituring parang stranger. Banwagon na kaman o hater, pasok ang king sa anumang team kahit pa sa LA Lakers. Sobrang daming references dito sa Lakers tsaka kay LeBron dahil ito yata yung panahon na kakatapos lang yata ng NBA Finals nito nung natalo ng Golden State yung Cleveland tapos lumipat si LeBron sa Lakers. Tuloy natin. Nagmisto lang Darth Vader dahil sa corona ng aking buhat. Yung rounds ko kahit walang angle nagmukhang parisukat. Kasi gago pala'y sumbat na pinatamad daw ako magsulat. Talagang you are what you eat kasi ikaw lang ang naburat. Mataas na yung punuan pero ang siyang ugat still knows how to bear fruit. Matalo man ng ilang beses as we for the fences na mala Babe Ruth. Kahit palaging walang practice o di man active sa aking Facebook, kaya ko pa rin magpaluso. Parang suot ko aking Facebook. Go Pabars! Give me that in the face look. Hindi na kailangan ulit-ulitin. Yung susi para makagets, dapat
Hyundai gets ano yung gamitin. Oh, pero aaminin kong sobrang basic lang ng bars kung iisipin. Parang binaliktad mo lang yung enzyme. Kasi walang ibig sabihin. Kahit di ko pilitin magpaka-technical, bibigyan nila ako ng parangal. Tawagin mo ng mayabang, walang hiya at garapal. Sa sobrang hangal, yung pangako, di na tinatabla ng sampal. Sa lahat ng Diyos, ito ang Diyos, ganitong itsura ng may kapal. Oh. Ayaw kumang mamersonal, pero yung girlfriend mo, nag-choke at nasakal. Sa bulat kong laging nakarise, daig pang manginasal. Tinanggal ko kanyang salawal at kinantot ko siya na matagal hanggang sa nagsalpukan. Okay, it's T-minus 10 and counting to liftoff. They're on their feet at the stadium already. Skip na rin. Sakto si Jordan pa yun. Bukan yung tamod ko na parang Tats versus Marshall. Rice. Daig pang manginasal. Tinanggal ko kanyang salawal at kinantot ko siya na matagal hanggang sa nagsalpukan yung tamod ko na parang Tats versus Marshall. Parang marami nagsasabi na si Marshall Bonifacio at si Tats Maven yung style nila hango kay Sac Maestro, kaya niya ni-reference yun na nagsalpukan yung tamod nila niya nung naglaban yung dalawa. Gawin natin ng konti. Kaya ko kanyang salawal at kinantot ko siya na matagal hanggang sa nagsalpukan yung tamod ko na parang Tats versus Marshall. Tats versus Marshall, kaya imbis kasal, dapat anal. Dapat anal. Ito kasi, nangalabit ko kagabi. Namang ka sa dalawang ilog, sa Pasig at sa Bangke. Oh, pero burado na yung mga litrato. Kasi siguradong may galit. Walang honor, to'y konduktor, sobrang hilig, mga bit. Oh. Ito, ang mga babae, ang kanyang true life's passion. Ambidextrous, akala niya yung pangangaliwa, yung right action. Sa lahat ng two-timer, ito ang new wild style yun. Parang si Bata sa isa buhay dahil isa kang two-time champion. So, yung angulo ni Sac Maestro dito, yung pagiging babaero ni MZight, na hindi ko naman mako-confirm kung totoo dahil hindi ko naman ganun kakilala si MZight na sobrang close. Pero ang galing ng mga ginamit niya ng salita dito, yung ambidextrous, yung pangangaliwa, akala niyo yung right action. Tapos, tugma pa niya yun sa, kay Batas na two-time champion, yung dalawang meaning ng two-time, yung two-timer. Tsaka, syempre, alam naman natin si Batas, dalawang beses siya nag-champion sa isang buhay. Rewind natin. Sa lahat ng two-timer, ito ang new wild style yun. Parang si Bata sa isa buhay dahil isa kang two-time champion. Pero, joke lang. Wala yung katotohanan. Gusto ko lang naman subukan yung mga ginagawa nilang kabubuhan. Yung alam nyo, ilan yun yung one? I never personally. Yung, ayaw ginagawa nilang kabubuhan, yung fake personals, puro chismis, para lang inyong malaman ng di lahat sa battle rap ay dapat inyong paniwalaan. Kaya... Yun. So, yun nga, natumbok ni Sac Maestro yung punto ko doon na hindi naman dapat lahat ng sinasabi sa rap battle. Hindi ibig sabihin nun, totoo yun. Karamihan doon, gawa-gawa lang para magkaroon ng angulo. Ang importante doon, kung paano mo na isulat, paano mo na i-apply doon yung... Ano ba, halo-halo na, figures of speech, pwede rin paano mo siya nagawang punchline, paano siya naging comedy, paano siya naging interesting sa mga tao at sa mga judges. So, tuloy natin. Yung, ayaw ginagawa niya ng kabubuhan, yung fake personals, puro chismis, para lang inyong malaman ng lahat sa battle rap ay dapat inyong paniwalaan. Kaya, sino pa ba ang maaasahan? Hindi kayo nililin lang? You can count on me. Hindi na kailangang magbilang. Huwag nyo kong itulad sa mga tanginang hibang na yung lingwahe puro tae para lang kayo ay malibang. Isa na namang cross-dialect wordplay. Yung libang sa Bisaya is tae.
So, parang sinasabi niya, marami kasing mga rappers sa Flip Top. Siguro isa na si Zaito doon, pinakamahilig gumamit ng tae. Biglang, ang haba ng setup, biglang yung punchline tae. So, parang ni-reference niya yun na para lang makakuha ng crowd reaction, sasabihin mo yun. Tapos na wordplay pa niya sa word na libang. Na puro tae para lang kayo ay malibang. Galing. Hindi na kailangang magbilang. Huwag niyo kong itulad sa mga tanginang hibang na yung lingwahe puro tae para lang kayo ay malibang. Simple talk it lang, pero advance lang. Talaga ang aking vision. Pinasok ko lang naman itong Flip Top para ma-build up ang aking mission. Kasi dati, taga Davao lang, nasa Mindanao Division, pero mas pinili ko yung Cagayan, Jensen, Butuan, Tagum, Digos, magkaroon ng recognition. Allergic kasi ako sa attention. Kaya ako nahihiya pag may nagpapapicture. Ayoko kasi magpasikat na parang nocturnal creature. Wala akong special feature. Ako'y normal lang at simple. Pero tinatawag nila akong legend. The world is ordinary people. We're just ordinary people. Some legend. You know what a round up? Kahit abot 5 rounds, walang time out. Patuloy ang speed kahit may dry mouth. At alam niyo man ako'y laging humble. But Mindanao, this is my house. No, Mindanao, this is my house. From low profile, naging hari at di na dumaan ng tryouts. Ako'y nanahibig lang sa aking hideout, pero kung ako gani hagiton, ang mga idol ninyong pisot, takuhan ang pampulion. Isa rin talaga si Sac Maestro sa pride ng mga Bisaya, no? Representing Davao. Talagang hinahaluan niya ng Bisaya bars yung mga rounds niya. Na talaga namang malaking bagay yun para sa mga nanonood sa Visayas and Mindanao region dahil tinataas na talaga yung bandera ng Bisaya. Shoutout sa Maestro. Tuloy natin. Ay, hideout, pero kung ako gani hagiton, ang mga idol ninyong pisot, takuhan ang pampulion. Ginaingon ninyong the best. Adlaw-adlaw ko na nakpildi yun kasi matag adlong panginabuhi akong kabatel akong kaugalingon. Ang inyong mga idol, ako rin ang pildihon kaysa kada adlaw ang akong kontra akong kaugalingon. Parang sinasabi niya doon sa Tagalog, yung mga idol nyo, kaya ko yan talunin dahil araw-araw ang tanging kalabang ko lang na matindi ay ang sarili ko. Daling. Kanang ginaingon ninyong the best. Adlaw-adlaw ko na pildi yun kasi matag adlong panginabuhi akong kabatel akong kaugalingon. Kaya nagkaroon tayo ng pagtitipon. Salamat sa mga nagantay. Hindi to battle pinanood nyo. Ito'y viewing ng bangkay. Ito kailangan pumatay dahil higit pa sa tagumpay na ako ang siyang rason kung bakit may paus kanay. Consistent si Sac Maestro, round 1 at round 2 niya parehas magkasing bigat. Panoorin naman natin yung round 2 ni MZ kung paano niya sasagutin to. Nagchichiri yung mga tao sa kanya. Para lang malaman ng mga nanonood ngayon, itong battle na to ay ginanap sa Davao. So, home court advantage si Sac dito. Kaya niya rin ginagamit yung mga Bisaya bars niya para din sa mga tao na nanonood. So, yun. Tuloy na natin yung round 2 ni MZ. Ano nga ba daw ang meaning ng M-Sight? Wala ba talaga? Subukan mong baliktarin yung M-Sight. Katapusan mo na! Kaya, huwag kang feeling banal, kamukha niya doon si Jesus.
yung sinasabi ko, no, pag nagre-rebat si MZight, talagang puno ng conviction, pero yung rebuttal niya na yun, medyo nag-fall flat. Kasi sabi niya, pag pinaliktad mo yung MZight, katapusan mo na. Wala namang connect. Pero yung delivery niya pa rin, puno ng conviction at confidence. Pero medyo nag-fall flat yung unang rebuttal niya. Ulitin natin. Wala ba talaga? Subukan mong baliktarin yung MZight. Katapusan mo na! Kaya, huwag kang feeling banal, kamukha niya doon si Jesus Christ. Ito yung itsura ng may kapal. Nagbanggit ka pa ng kasal at anal. Alam niyo ba yung anal? Ayun yung ginagawa niyo ni Arik pag dalawa lang kayo sa kwarto. Sa anal. Yung pangangaliwa daw ay right action. Meron yatang diferensya. Nang bababae ako, yung maestro nyo, gusto nang maging maestrado, wala namang ebidensya. Logical bars. Si MZight, no, natatandaan niya talaga yung lahat ng sinasabi ng kalaban niya. May conscious effort siya para tandaan. Parang requirement talaga sa kanya na mag-rebut sa umpisa ng rounds niya. So kung mag-fall flat man o hindi, sinusugal niya talaga yung mga. Tuloy natin. Okay. Game. Alam niyo ba kung bakit mukhang malupit to si Paring Sa? Okay. Kasi kada banat niya, siya unang nagre-react. Totoo yun, no? Parang may mannerism or nakasanayan na ni Sak yun na pag bumanat siya, woo, gumagano siya o kaya, oh, gumagano siya. So, magandang observation ni MZight yun. Masyado kang high sa in-score mo, ilalagay kita sa bag. Sak, mga latest battles mo dapat ang nasa intro ng mga video ng The Swack. Paano? Battle lang ng battle. Hingi lang ng hingi. Order pa ng order. Tapos yung pag-deliver, walang kadating-dating, parang Fonger versus Fonger. Alam kong binigyan ka ng laban ni Enigma para lang sabihin na hindi ka na kailangan ng division mo. May Tasbaven na. Oo. Si Krega, pangalawa lang si Krega, pero ikaw, naiwanan ka sa line. Sabi mo si Zero, malapit nang mamatay, pero ikaw yung naubusan na ng time. Alam kong minsan ka naghari dahil sa malupit mong mga rhyme, you're the MVP, Derek Rose, pero wala ka na sa yung prime. Tapos ngayon, sisingit ka sa amin, sabay-sabing nagbabalik ka, at saka mauubusan ka ng hangin sa kalabang hindi nagpapahinga. Sige lang sa paggamit ng ina... Galing nun. Mauubusan ka ng hangin sa kalabang hindi nagpapahinga. Dalawang meaning na nagpapahinga, yung resting, tsaka yung hindi ka pinapahinga, hindi ka pinapabreathe. Ulitin natin. Tapos ngayon, sisingit ka sa amin, sabay-sabing nagbabalik ka, at saka mauubusan ka ng hangin sa kalabang hindi nagpapahinga. Sige lang sa paggamit ng ina nang di na makausad ang paa. Di na ako magtataka kung kalaunan maging wantamad ka na. Ano, pera-pera na lang ba? Itanim mo to sa yung bungo. Punchlines ko parang pera sa ATM. Tatanggapin mo to ng buo. Ayaw mo lang ibang may angat sa'yo. Pero pumalpak yung binalak mo dahil ikaw mismo yung naputulan ng linya sa goryong hinatak mo. Oo, pinamulat mo si idea. Pagkatapos, parang winner play niya yung Goryong, si Goryong Talas, tsaka yung Guryon, yung Saranggola, Guryon. Tuloy natin. Pinalak mo dahil ikaw mismo yung naputulan ng linya sa Goryong hinatak mo. Oo, pinamulat mo si idea. Pagkatapos, hindi mo na pinatulog. Kaka-explore mo sa medisina, humina ang pagkakahubog. Mararanasan mong masunog habang ikay pinapagulong. Five fingers ko ay hudyat, nasabog ka sa akin pinatubo. Mabitawan man ang sinaulong, linya'y di makakatulong. Tinawag ka man ng tanghalan, katapusan mo na sa akin pag-ugong. Ako'y alon ng dagat at pag ako ay napaurong,
masasabi mo sa sarili mong mali ka ng sinasalubong. Iba ang puso at pagmamahal ko sa larangan. Yan ang lagi mong tandaan. Bumagyuman at umulan, maharangan ng daan. Kahit masunugan, ako'y handa sa labanan. Trivia, si M-Zite, nasunugan siya ng bahay dati. So, parang dito niya kinuha yung reference na yun. At yun nga, yung sinabi niya yung alon, parang alon yung sinasalubong mo. Tuloy natin. Mamahal ko sa larangan. Yan ang lagi mong tandaan. Bumagyuman at umulan, maharangan ng daan. Kahit masunugan, ako'y handa sa labanan. Ako'y handa sa labanan. Tawagin mo akong Juan de la Cruz, na kung pakikinggan, walang pagkakakilanlan, pero wag niyong kakaligtaan, ako pa rin ang teacher's enemy number one. Juan de la Cruz, old school na banda, isa sa mga legends. Teacher's enemy number one is sa mga sumigat na kanta nila. So, sinasabi nila kahit na walang pagkakilanlan dahil syempre karamihan sa mga millennials ngayon, hindi na kilala yun, yung Juan de la Cruz band. Tapos, teacher's enemy number one, reference kay Sac Maestro bilang teacher. Okay, okay siya. Na-ender. Masasabi ko sa round 2, medyo mas malakas yung round 1 ni M-Zite kaysa sa round 2 niya. Maraming nag-fall flat na punchlines or rebuttals si M-Zite dito. So, bigay ko yung... Although, ang galing pa rin ng confidence level ni M-Zite sa round 2, yung sa sulat at sa consistency ng pag-angat ng mga rounds, mas mataas yung kay Sac Maestro. So, malinaw na bibigay ko kay Sac Maestro yung second round. Tuloy natin. Limpada, Sac Maestro! Sex, serious pa, Mindanao siya. Sayang na, Perez. Kapag lalakbay ng flip-top, bawal ang mainip. Medyo may kalayuan yung destinasyon. Kaya iwasang maidlip. Oh, kay patungo sa pagbabago. Magkaiba-iba man tayo ng trip. Sabay natin abutin yung change para bumabiyahe ka lang sa jeep. Oh, sky's the limit. Bridge, sky's the limit. But I'll give you a tip. Well, hanggang sa bubong ka lang matikas. Ako, di ko kailangan mambugbog ng dayo Australiano para magpakitang gilas. Reference yun sa Gilas Pilipinas, yung nakipag-away sila sa Australian team. Para lang sa mga hindi nakakaalam. Tuloy natin. Ikas. Ako, di ko kailangan mambugbog ng dayo Australiano para magpakitang gilas. Sampung taong lumipas, marami sa Luzon na nagsilikas at lumipat na sa Mindanao dahil kami ang future ng Pilipinas. Yeah! Kaya real talk, pag sinabi mong Philippines, iisipin ka agad Manila. Lalo na sa mga dayuhang gusto makapangasawa ng Filipina. Pero hindi lang nila alam na doon sa kapital ng ating isla, daig pa nila ang mga Kastila dahil talamak pa rin ang pag-aalila. O pag sinabi mo kasing Bisaya, katulong, jolos, yung term, Bisakol. Ayan, sa sobrang pagmamaliit, itong si Gago na kubol. Ayan, naniniwala na ako, it's a small world after all. Kahit sa sarili mong kapatid, hindi ka tatawaging tol. Ano kaya mo? Ako'y mag-Mindanao shit at predictable? Puta, hindi talaga tayo magkapantay. Fernando Po Jr., Mars Ravelos, ang pagbabalik ng panda. Pagbabalik ng panda. Kaya sa kasamang palad, sa noo. Kaya di naaabot yung sapat, lalo na kasing tangkad mula yung panganay kong anak. O lang, di ka pala yung contender. Alam niyo namang ako'y may short temper. Di nga itong mga kapit ng fiberglass, hindi ito pwedeng board member. O'Neal, Russell Chamberlain, mga legends na forever, but with M's height, he's someone you would never call center. Banggit siya ng mga center sa basketball, Chamberlain, iba pa. Sinabi niya, tapos call center. Hindi ko alam kung nire-reference niya yung pagiging call center agent o kung may kinalaman doon.
Pero baka kadugtong nito. Pakinggan natin. Russell Chamberlain, mga legends na forever, but with M's height, he's someone you would never call center. Dating mga ahente ng call center. That's why we English everywhere. This is not a handicap match, but everybody here will cheer. Pero hindi pa rin to. Wheelchair, tsaka wheelchair. Alam ko, napanood ko na yun sa Battle ni Disaster tsaka ni DNA. Parang may ganun din si Disaster na punchline. O, hindi ko alam kung si Disaster o si DNA. Parang isa yun dun eh. Parang wheelchair. Tsaka wheelchair. Winwordplay niya yun. Yung pagbigkas sa wheelchair tsaka wheelchair. Dahil din sa pagkabigkas sa Bisayang, ano, magkakaiba rin kasi yung vowel sounds eh. Pag sinabi mo Bisaya, pwede mo sabihin wheelchair. Pag Tagalog, wheelchair. Pag Bisaya, pwedeng wheelchair. Lingkod na din sa wheelchair. Tapos pwede rin siyang parang katunog ng wheelchair. Diba? So, isa rin yun talagang advantage pag multicultural ka. Kumbaga, kaya mong mag-Bisaya, mag-Tagalog. Marami kang mapapaglaruan. Hindi lang sa meanings, pati sa pronunciation. Everywhere. This is not a handicap match, but everybody here will cheer. Pero hindi pa rin tumaas. Hindi pa rin tumaas yung pagtingin ko sa'yo, sir. Dahil sa'yo, diniclare kung hindi epektibo ang cheeripper. Tinalo ka ng teddy bars ng teddy bear. O nagpapakute pa sa camera. Huwag na hibaw nga sa Dabaw ang mga cute kay camera. Camera. O, isang diva. Gusto niya laging naka-focus sa kanya. Udaig mo pa yung mga senator bilang bitch sa camera. Dahil, papansin na naman talaga. Dahil sa clip top videos nagpupumilit. Na-kick out sa going bulilit dahil lampas na sa age limit. Age limit. Oh, eh di siya yung bumabattle. Agaw pansin at nambugwisit. Dapat dito ka nakaipit, total mahilig kang makisingit. Ngayon pa man, naging mainit. Aking pag-welcome at pagtanggap, tol. Dahil una, Mindanao mode na kung si Sak, baka di na pumag-rap. Punta Sayad Part 2 sa sobrang sakla, pero ito yung panibagong kabanata. Pasalamat niya kung makata na marunong pang maawa. Oh, nag-iiba man aking talata, pwede nagbabago ang pagkatao. Di ako tulad ni Shernan na sa likod ng costume nagtatago. Kay Basilio, kay magmamano, pero sila Crazy Mix at Chris Delano, ilalampaso ko kasabay ng mga veterano ng ilustrado. Pacquiao pa ni Romano, babasagin ko teeth ni Tipsy. Ayaw kong pumatay ng taga Mindanao, pero i-consider ko na lang si Mickey. So dito parang nag-call out na siya o nag-name drop na siya ng pangalan ng ibang mga battle rappers. No? Tuloy natin. Consider ko na lang si Mickey. Six Threat o Tats Maven? Ako'y naubusan na ng patience. Parang ospital na walang patience, kaya paki-admit nyo na si Apex. No! Lahat ng MCs, gumaling. At sa lahat ng bagong dating, bibigyan ko kayo ng props pagkatapos ko kay Twain. Kasi si Twain mahilig sa props, so double meaning sa props. Na respect. Tapos ko kay Twain. Oh, papatayin ko pa ulit si Sayan. Libre at walang bayan. Pagkat hindi ako papresyo. So fuck a money, fuck a price tag. Punk-ass bitch! Kano, hardcore gangsta, put that beam on price na parang barcode scanner. Kaya pag cut, lock, may kick, pag unload ng hammer. Pwede rin yung cut, kick, lock, sabay stone cold stunner. So yun, umabot na siya kay price tag, no? Put that beam on price, parang barcode scanner. Yun yun, alam nyo naman yun sa grocery stores. Si Acer,
aser itong gasto. Aser ang last two. Si Aklas naman, Leon Classic. Wala ako sa top 5 ng inyong top 5 dahil ako yung bina-blacklist. Dahil kung alphabetical lang yung rankings, tawagin nyo kung blacklist. Tignan nyo sa phone ni Arik na sa baba ko lang yung balakid. Literal na mapanganib, ipipistolero ko si Sorgenio. I promise, hindi ako magpapatalo sa mga wak tulad ni Delo. Alam nyo ba kung ano yung nagra-rhyme sa sack maestro? Siya hindi malaki respeto pero kakantutin ko si Ann Mateino. Ano, wala nang preno si sack maestro dito talaga. Inisa-isa lahat ng battle MC sa flip top. Tuloy natin. Parang pasta. Yung puki ng asawa nun ni Plasma. Sa sobrang bilis ng pagkakadila, daig pa yung triple time ni Damsa. Si EJ Power, magiging planta. Pagkatapos kung i-power ba, mag-i-planta. At si Capital S, ang siyang tatapos dun kay Luni Pero Rama. Okay, binanggit ako dun ah. Si Capital S, ang siyang tatapos dun kay Luni Pero Rama. So, hindi niya binanggit yung S. Pero, dapat di mo na lang sinabing capital S. Dapat sinabi mo na lang S. Kasi, sa dulo, hindi naman capital yun eh. Diba? Ang capital na sa harap. Pero, okay pa rin. Maganda pa rin. At kung maglalabang kami niya ni Sack Maestro, interesting din dahil pwede kami mag trilingual battle niyan. English, Tagalog, Bisaya. So, kung mangyari man yun, panalong-panalo yung mga fans dun. Tuloy natin. Pagkatapos kung i-power ba, mag-i-planta. At si Capital S ang siyang tatapos dun kay Luni Pero Rama. Walang tigil sa pag-arangkada. Bawat antandra, bala, bara, ibubuhos ka sa buong mapa mula Davao patungong Abra. Pag nagkampyon na ugaya nitong, sakala ko magpapahinga sa kama. It means I'll be like Mott till I rest. Tawagin niyong Ellen Adana. Motel Iris Ellen. Ellen Adarna kasi yung mga magulang niya may ari ng mga chain ng hotels o motels. So baka yung paglaro niya dito Motel Iris. So ginawa niyang Motel Iris. Motel Iris. Okay, okay lang din pero Motel Iris talaga yung pagbigkas doon. Diba, heir to the throne, heiress to the throne. Parang gano'n. Sakala ko magpapahinga sa kama. It means I'll be like Mott till I rest. Tawagin niyong Ellen Adarna. Mott till I rest, Ellen Adarna. Patuloy sa pag-asinta. Kahit wala silang kasalanan, pagbabayaran pa rin ito nila. Dahil nagkulang pa't may utang, siningil kong buhay ng iba at nakalimutan na kita pagkat sa tubig ka nakalista. Ang galing na, no? So, kung iisipin mo, nagbabattle sila, ba't ibang mga, bakit ibang mga rappers yung binabanggit ni Sack Maestro? Yun pala, set up lang yun para ipamukha kay MZ na nakalimutan siya ng kalaban niya. Ang galing din, no? Sobrang witty nung angulo ni Sack Maestro na yan. Ubig ka nakalista! Andyan ka pa pala. Di kita ay na-underestimate bayaw. Di lang kita napansin at na-overlook na yung pagtanaw. Ayang tuloy na pasok. Pwede naman sanang umayaw. Sa susunod na ikay mapasubo, hipan mo muna yung sabaw. Kaya, sa aking hometown, sold out kapag si Sack ang gumagalaw. Yung mga tickets, naging mapise dahil siguradong pinapakyaw. From the bow and I made a vow.
third round din Sac Maestro. Kita nyo naman, nagpakawala siya ng iba't ibang balap sa iba't ibang pangalan. Tapos naibalik niya pa rin papunta kay MZite, na parang insulto kay MZite na hindi na kita, wala kang, kumbaga irrelevant ka sa akin, hindi na kita napapansin, nandiyan ka pa pala. Ang lakas ng third round na yon. Although parang napansin ko mas mahaba siya dun sa unang dalawang rounds niya, pero hindi ko naman alam kung ano yung napag-usapan nila dito, tsaka non-tournament battle naman to, so hindi ganun kalaki yung bearing. Kumbaga isa lang siya, hindi naman siya judged siya, pero hindi siya tournament battle, so hindi siguro siya ganun ka-importante. Pero nevertheless, malakas yung round ni Sac Maestro na yun. Pakinggan natin yung third round ni MZite. Nagbabattle pa ba tayo? Gusto mo lang pala ng parinigan eh. Dapat nag-cypher na lang tayo. Mars Rabilos, ang pagbabalik ng pandak. Anigmas Pakos Ganay, ang pagbabalik ng humpak. Yan. Lapad na nga kasi ng panga mo. Ang payat mo na, nag-a-addict ka pa. Tignan mo, tubig na lang iinumin mo, masasamid ka pa. Noon, pag sinabing bars, ikaw ang pinanggagalingan. Ngayon, makukulong ka na. Noon, ikaw ang bulong-bulungan. Ngayon, may bulong ka na. Boss, sa susunod na event sa Mindanao, wag mo na ulit bibigyan to. Nung nakaraan, si Krega kalaban mo, pero pati si Enigma, sinisigawan mo. I'm not even trying! Not even trying, pussy. Ginagaya niya si Sac Maestro yung mga ad-libs niya sa tuwing bumabanat siya ng punchline. Siguro nung nakaraang laban nila ni Krega yun. Tuloy natin. Sac! Siraulo ka na ba? Pakinan to, nakakalimot na nga ng linya. Nag-i-starter pa. Kulang na lang gawan ng video reaction yung sariling battle niya. Kanina ko lang to sinulat. 30 minutes ago. So ano? Eh di payabangan na lang. Nakakatawa yun kasi si MZite. Ginagaya niya, sinasabi talaga ni Sac Maestro yun eh. Na parang, kanina ko lang to sinulat. Kagabi ko lang to sinulat. Parang may ganun na tendency si Sac. Lalo na pag feeling niya siguro hindi ganun ka pulido yung mga rounds niya. Lagi niya sinasabi yun. At kinall out ni MZite yun. Napakagandang obserbasyon. Tuloy natin. Video reaction yung sariling battle niya. Kanina ko lang to sinulat. 30 minutes ago. So ano? Eh di payabangan na lang. Lahat ng narinig mo, pati tong round 3 ko, freestyle ko lang. Sana. Noon, para kang bundok, tinitingala kita. Tapos pag akit ko sa tuktok, di ko na malayang nasa paanan na lang kita. Kaya paano mo ko lalamunin? Tatanungin kita kung simpleng paglunok nga ng pagkain, nagdadalawang isip ka pa. At dahil tayo ay nandito sa Pakos Ganay again! Yes! 6 na beses kitang hinamon. Pero inisnab mo ang aking 6th threat, may pistol na sa pampito. Masyado akong stiff para pagulungin. Di mo kakayanin ang dosage nito. Anong silbe ng malapukuda sa malamukawang kakampi ni Sakuragi? Promise, hindi ka sasayad pag binigti kita pati warin parang paniki. Wala. Ha?
nagsisimula na rin mag-name drop ng names ng mga rappers. So, parang medyo may parallels yung third rounds nila. Tuloy natin. Pag binigti kita pati warit, parang paniki. Wala man akong touch, may bentahin naman sa sulatan. Ikaw self-proclaim, masyado kang rudy, ka naman mahusay sa labanan. Kahit ibigay mo yung Max Ford, the best performance, para sa akin, Wex, ako ang M na kabaligtaran ng W mo, kaya ikaw ay LX. O ano, wala ka sa attendance? Ang tagal mong absent, magtataka ka pa, bakit ganun? Hindi ka na kailangan ng bagong henerasyon, ako na ang maestro nyo ngayon. Yung iba, para mabuhay, kailangan manalo sa laban. Pero di nalalaman na yung tunay na buhay ang tunay na kalaban. Kaya paano mo masasabing angat ka sa ibang tao kung yung mismong sarili mo nga gago, hindi mo matalo? Ikaw, laging puyat para takasan ang kinabukasan. Ako, nagpupuyat para handaan ang kinabukasan. Alam kong magaling kang magmulti, pero mawalang galang Ginoo. Kahit hindi nakamulti, masakit ang totoo. Pero bago ko tapusin ang lahat. Totoo yun. Gaya na sinasabi ko sa mga nakaraan kong uploads, kung isasacrifice mo yung isang syllable ng multi para sa katotohanan o para sa puntong malupit, mas yun ang piliin mo kaysa sa isacrifice mo yung punto mo para lang maging perpekto yung multi mo. Ang galing nun. Alam kong magaling kang magmulti, pero mawalang galang Ginoo. Kahit hindi nakamulti, masakit ang totoo. Pero bago ko tapusin ang lahat ng to, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Napakaganda nitong Davao. Kaya naman ako pumunta dito dahil nandito yung Philippine Eagle na gusto kong matanaw. Me, I'm from Manila, but before I left, I made a vow. Forget the past, build the future, ibalik mo yung dating ikaw. Ang galing, solid yung laban na yun, no? Sobrang props kay MZite, kahit nandun siya sa teritoryo ni Sac Maestro. Talagang pumalag siya, no? Kanina, in-edge ko yung round 1, dikit yung round 1 nilang dalawa para kay Sac. Round 2, malinaw na kay Sac Maestro yun. Round 3 naman, although parang mas mahaba yung round ni Sac kaysa kay MZite, mahirap siya sabihin na malakas din yung, malakas yung round 3 ni Sac dahil marami siyang binanggit na rappers. Kumbaga, nakakuha ng attention yun. Lalo na during the time of the upload ng video na to, mainit na mainit yun. So, looking back ngayon, parang pumalag si MZite dito sa round 3. Pwede ko sabihin na konti lang yung lamang ni Sac Maestro dito sa round 3. Parang kung hindi lang nag-flat yung ibang mga punchline ni MZite sa simula o nadagdagan pa niya ng, o kaya na-end niya ng talagang sobrang solid na punchline, baka pwedeng nakuha niya itong round 3. So, slight edge kay Sac Maestro dito sa round 3. Okay, tignan natin kung ano yung decision ng judges, kung ano yung boto. Oscar Ay 4, Sac Maestro versus MZite. Classic. Kaya naman kailangan pa ba tayo sa beanflip na pag-iay para sa laban nyo? At uling beses, gusto rin mag-iay kayo para sa sarili nyo at para sa atin lahat ngayong gabi. Ang boto ng hurado, 5-0, mag-iay para kay Sac Maestro. Sobrang lupit na laban. Yun, si Sac Maestro ngayon nanalo. Dahil na rin siguro sa creativity ng mga linya niya na talagang tumatawid na ng dialekto at syempre sa multis ni Sac, no? Nakita niya naman kung gaano kalupit yung mga multis niya. Round 1, round 2, round 3.
at yung mga angulo niya, kung gano'n niya ka, yung creativity niya, paano niya naitawid yung dinis niya lahat ng rappers, pero yung dulo, biglang binalik niya kay M-Zite, na insulto pala yun, na hindi na niya pinapansin si M-Zite. Pero si M-Zite, sobrang consistent dito, sobrang confident sa mga rebuttals niya, at may mga nakakatawa rin siyang linya dito, na talagang benta, lalo na pag pinapansin niya yung mga mannerisms ni Sak. Pero kulang lang talaga, sayang, nagkulang lang ng konti, dahil talagang pagpupunta ka sa home court ng kalaban, dapat talagang 200% yung dalhin mo, dahil kalaban mo yung buong crowd, hindi lang yung kaharap mo na battle rapper. Pero props kay M-Zite at saludo sa dalawang to, sobrang huhusay ng mga battle MCs. At yun na, doon nagtatapos ang ating Break It Down para sa araw na to. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at nakaka-appreciate, sa mga bagong subscribers, sa mga dating subscribers. Mahal na mahal ko kayong lahat. Abangan nyo pa yung mga susunod na uploads. That's it. Peace!